Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is September 15, 2020. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo muna ay magsa-shoutout sa flex lang natin ng ating business partner na si Wonderfully Made. Ayan po, si Wonderfully Made po ay isang online gift shop kung saan kayo po ay makakabili ng mga napakagandang gift items tulad po nito. Yarn. Anytime, yan. Mga ganyan, no? Pwede nyo pong bigay sa inyong mga minamahal sa buhay. Sabihin nyo lang po sa kanya kung ano yung gusto nyo ibigay at ibabalot po niya ng ganito kaganda para sa inyong mga minamahal sa buhay. Pwedeng pang gifts, sa birthday, pang wedding, or pwede rin siyang gumawa ng mga souvenir items para sa mga events nyo. So kung gusto nyo pong bumili ng ganitong klaseng pang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakin nyo lang po si Wonderfully Made sa kanyang Facebook account. Ayan. At pwede rin po kayo umorder sa kanya ng what do we call this yung Yellow Feet 2022 na t-shirt. Ayun, pwede rin kayo umorder sa kanya. Mga kaibigan, election season is on. The heat is on, mga kaibigan. Kaya po nagkukuda sila ngayon lahat dyan sa Senado. Yung mga dalawang senador nagkukuda ngayon dyan. At binabati ko sila sa PRRD eh dahil po election season na. Reminder lang po no mga kaibigan, reminder lang. Mukhang hindi yata mai-extend ang voter registration kahit hinihingi po 'yan ng ating Senado. Hindi po mai-extend, malabo po mai-extend. Ang nangyari po deadline pa rin yata natin sa September 30. Yung po ang balita. Okay? So, papakita ko po sa inyo yung statement ng COMELEC. Okay? COMELEC official to bring up voter registration extension anew after prodding. Pero, anong sabi nila? Pasensya na kung the COMELEC and bank can no longer entertain such extension because there are many preparations na maapektuhan. We cannot compromise those preparations because the pandemic situation talaga, medyo gipit na kami. Yun ang sinabi ng COMELEC. Pero ang balita, mga kaibigan, meron na tayong 62 million registered voters. 62 million registered voters. At sa 62 million po na yan, mga kaibigan, kadalasan mga 85 to 90% ang voter turnout. Ibig sabihin po, sa 62 million, mga 85 hanggang 90% ng mga taong nagparehistro ang boboto talaga. Historical po yan. Historical po, hindi po imbento yan. May history po yan. Usually po talaga, mga ganun. May 5 to 10% na hindi makakaboto. For whatever reason. Let's say, baka namatay. Or, wag naman sana. Baka namatay or baka... I don't know, na masyado malayo, hindi nakabiyahe, hindi nakauwi sa ano ng mga probinsya. So, yun po, no, medyo ganun talaga yung sitwasyon. Nangyayari talaga yun. Pero, ang nakakatakot lang po kasi dito, sa 62 million na to, merong 6 million na automatic reactivated. So, meron kang sa 62 million, meron kang mga 9%, 8% na automatically activated. Nakakatakot, di ba? Di ba nabalita, binalita ko sa inyo last time yon, automatic reactivation sa mga kahit hindi ka na nakaboto for the past 2 years. So, parang... Pinag-usapan natin nila na yun nila Attorney Glenn Chong na nakaraan. So, medyo kailangan talaga bantayan natin yung mga boto natin. Pero ito mga kaibigan. Apparently, kanina, naglabas na rin, nag-out na rin si Chel Jok, no? Kakandidato daw siya for senator ulit. Pero hindi na siya miyembro ng Liberal Party. Yun. Hindi na siyang miyembro ng Liberal Party.
tatakbo siya bilang independent. Mukhang natuto si Chel Jokno. Itong sabi niya. Ito sabi niya. The opposition's chance would really grow if everyone unites and we can all unite behind a common slate. Yun yung sinabi ni Chel Jokno tungkol sa isang bayan. Pero, magsosolo siya. Sige, mag-unite tayo. Unite tayong lahat. Pero, sosolo muna ako. Ha? So, mag-aano siya, independent siya. Mga kaibigan, ito po ay isang effort ni Chel Jokno para ma-disassociate o hindi siya tignan ng taong bayan na miyembro ng Liberal Party. Pero alam naman natin yung totoo. Nag-independent lang siya kasi gusto niyang tumaas yung chance niya na manalo sa 2022. Hindi lang po siya ang gumawa niyan. Si Samira Gutok, di ba, lumipat din ng partido? Aksyon Demokratiko. Di ba? Nag-aalisan sila. Kasi pag associated ka sa Dilaw, ibig sabihin, sunog ka. Sunog na sunog na sunog ka talaga. Pero mas sa isip nila, magre-rebranding kami. Re-rebrand ko yung sarili ko. Hindi ko isasama yung sarili ko sa Dilaw na partido. Pero iisa lang ng bituka yung mga yan. Kasi hodang lumipat yan sa Aksyon Demokratiko, kasi hodang mag-independent tulad nito ni Chel Jokno, iisa pa rin sila ng bituka. Huwag po tayong paloko. Huwag po tayong paloko. Iisa pa rin po sila ng bituka. At kahit ilang beses pang banggitin ni Vice Ganda yung pangalang Chel Jokno, hindi gaganda ang pangalan ni Chel Jokno. Kasi baka iniisip nito mga to, kailangan ko mag-rebrand, kailangan hindi ko ma-associate, hindi ako makilala sa banner ng Liberal Party kasi tsaka kami nasunog eh. Pero kahit anong gawin nyo, Chel Jokno, identified na kayo. Ang unggoy, kahit bihisa mo pa yan ng coat and tie, unggoy pa rin yan. In your case, ang kabayo, kahit damitan mo yan ng coat and tie, kabayo pa rin yan. Kaya tinan mo yung nag-e-endorse sa'yo, kabayo rin. Nag-e-endorse sa'yo, kabayo pa rin. So yan si Chel Jokno. Punta ngayon tayo din sa isa. Eto, nagulat ako dito mga ibigan. May nanliligaw sa boto ng mga kabataan. Specifically, sa boto ng mga kabataang taga-UP. Yung House kanina, House of Representatives, ipinasa nila on second reading yung batas na nagsasabi na kailangan gawin ng batas ang UP-DND Accord. Kung maalala nyo po, nung January ng 2021, February 2021, napakalaking issue po nitong UP-DND Accord na to. Ito po yung batas, hindi pala siya batas. Ito po yung usapan sa gitna ng militar at kapulisan at ng UP na hindi pwedeng basta-basta pumasok ang kapulisan at militar sa loob ng UP nang hindi dumadaan sa mga miyembro ng board. Sa mga leader ng UP. Yun. May nanliligaw dito. Hindi nila sinabi kung sino. Basta ang sinabi, inaprubahan na
sa second reading yung bill. Sino pa ba? Di ba? Sino bang House Speaker ngayon? Sino bang House Speaker ngayon? Parang ito lang yan mga kaibigan eh. Nung issue ang ABS-CBN, si Cayetano, kating-kati siyang aprubahan yung prangkisa ng ABS-CBN. Nung issue pa yung ABS-CBN. Ngayon, issue itong UP-DND Accord, may kating-kati na aprubahan to. Bakit? Tulad nung kay Cayetano, kapag napapirmahan niya yung batas tungkol sa ABS-CBN, sisikat ngayon siya sa lahat ng liberal, sisikat siya sa lahat ng mga artista. Siya yung magmumukhang ano, savior ng ABS-CBN. Adibida nga naman siya. Ano nangyari? Wala nangyari. Kung sino man ang nagpasa nito, maaaring House Speaker. Kung yung mga taong pumirma dito at pumayag sa batas na to, obviously, nililigawan nila ngayon yung mga kabataan. Bakit? 54% ng ating botante ngayon ay youth vote. Ibig sabihin, sila ay 18 to 35 years old. Sayang, hindi ako umabot. Konti na lang. Pwede pa akong umabol sa youth vote. Kaso hindi. Hindi umabot. 54%. So, ibig sabihin, sa 64 million, more than half ang youth vote. Napakarami nun, mga kaibigan. Napakarami nun. Kaya ngayon, eto nang nangyayari. Kailangan ligawan nila ngayon yung mga kabataan. Ipasa natin yung UPDND Accord para bumango pangalan natin sa mga kabataan. Di ba? Di ba? Ipasa natin kasi kailangan natin ng boto ng mga kabataan eh. May third reading pa. Sana, hindi ko alam kung pag umabot ba yan sa level ni PRRD, eh, papasa niya yan o hindi. Most probably, hindi. Pero sigurado ako, pag pumasa yan sa House of Representatives, papasa yan sa Senado. Kasi kating-kati rin silang manligaw sa mga kabataan. Papasa yan dun. Kung hindi man yung majority, then yung, kasi mas maraming dilawan ngayon sa Senado eh. Yung mga dilawan. So, dediretso yan sa lamesa. Pwede naman i-veto. Pero syempre, dependent kay PRRD. Most probably, mavi-veto to. Kasi wala namang hinahabol na sa PRRD. Pwede naman i-veto to. Kaya magalala. So, pumoposisyon na rin ng mga kongresista natin para sa eleksyon. And speaking of pumoposisyon, eto pang isa. Hindi ko alam kung ano magiging reaction niyo dito, pero ako natawa ko dito. Si Pacquiao ay nakipag-usap sa Partido Reforma. Tama ba ako si Partido Reforma, yung bagong partido ni Ping Lacson? Di ba sila yon? Partido Reforma, PR? Si Partido Reforma. Ang sabi, yan. A possible alliance may be brewing between the revived political party Partido Reforma and the PDP Laban faction of Senator Manny Pacquiao. Pacquiao met with Davao del Norte 1st District Representative, take note, Pantaleon Alvarez. Who serves as the president of the Partido Reforma. Alam na this. Mukhang may gustong makabawi
May gustong makabawi. Yan. Ang sabi, sharing a photo of the meeting, Alvarez said, discussing 2022 and possible alliances with old friends from PDP Laban. We are all praying to have leaders that Filipinos need to help solve our problems amid the pandemic. Ayan yan. Meeting-meeting. Ayan, oh. Meeting-meeting. As a friend kasi ni Coco. Ay, nako. Weird, no? Galing. In aid of elections. Ay, nako. So, what does this mean? Si Partido Reforma, mga kaibigan, already has a president. Or meron na silang finield na presidente. Si Ping Lacson yan. May vice-presidente na rin sila, si Tito Soto. So, anong pwedeng mangyari dito? Pwedeng mangyari dito, pwedeng bumaba si Senator Pacquiao magpa-pamasahe para sa senatorial slate ulit. Muang senatorial slate ulit. Kung matutuloy ito. Diba? So, in aid of re-election na to, tama, Manchus John Dreff. Dreff. Manchus John, ang hirap pronounce. Ayun, in aid of re-election to. So siguro, tinitignan ni Manny Pacquiao, saan ba ako mas malakas? Mas malakas ba ako as a president? Mas malakas ba ako as a senator? O mas malakas ba ako as a boxer? Eh, let's see. Sa VP, wala, malabo talaga siya. Ayan o, Partido Reforma is fielding the tandem of Panfilo Lacson and Vicente Soto III as their presidential and vice presidential candidate in next year's national election. So yun na yung ano, pwedeng mangyari dyan. So malamang, babalik siya sa pagiging senador, si Manny Pacquiao. If things go well, ibig sabihin, kapag naging okay yung usapan dito. Ngayon mga kaibigan, naalala nyo po kahapon, pinag-usapan natin na may unholy trinity na nag-usap. Yung unholy trinity ni Lenny Robredo, ni Isko, at saka ni Manny Pacquiao. Nag-usap daw si Manny Pacquiao tsaka si Lenny na mag-isa lang. Nag-usap din si Lenny tsaka si Isko na mag-isa lang. Ang pakiusap ni Lenny, sana may meron sa inyong magsakripisyo. Yun ang pakiusap. Sana merong magsakripisyo. Mukhang si Pacquiao yung nagsakripisyo. Mukha. Mukhang si Pacquiao ang nagsakripisyo. Bakit? Eh kasi babalik siya bilang senador eh. So if ever, kung tama po ang kutob natin, si Manny Pacquiao ay kakandidato bilang senador. Ulit. Sa 2022. And if that is correct, kung tama yung haka-haka ko na yan, ibig sabihin, most probably, ang magiging tandem sa 2022 na ifi-field ng Liberal Party ay ang partnership ng Liberal Party at Aksyon Demokratiko. Lenny Isko. Most probably, hindi pa tayo sure dyan. Pero ngayon mukhang mas tumataas na yung probability ng Lenny Isko. Mukhang doon ang direksyon. Nitong oposisyon. Ngayon, si Manny Pac, itong si, saan, nasaan ngayon si Panfilo Lacson dyan? Mukhang siya yung tatayong moderate or centrist. Pero hindi naman talaga. Nagpapanggap lang na moderate at centrist, pero sa totoong buhay, opposition naman talaga. So, yun. Let's see kung paano po pwesto yan. Isa pang nakakagulat na announcement,
Ay, ito yung in-announce ni Mayor Sara kanina. Ipinapa-endorso na niya, ini-endorso na pala niya yung kandidatura ng kanyang ama. Diba? Interesting. Interesting development. Panoorin po natin yung kanyang video. O yung kanyang video. Panoorin po natin to. Ulitin natin sa umpisa. Okay. Isin ko lang. Okay, let's do this. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kapwa ko Pilipino na nagpapahayag ng kanilang pagtiwala at suporta sa akin. Suportang hindi lang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi pati na sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga kababayan nating OFW. Totoo po iyon. Nagkakaisa tayo na gustong makita ang maliwanag na kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Ang pag-asa ay nasa ating mga kamay kahit saan man tayo manungkulan. Ang dilim ng pandemya at dilim ng ating nararamdaman ngayon ay maaari nating tulakin papalayo kung magkaisa po tayo sa pagtulong sa kani-kaniyang komunidad. Pinapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa mahigit kumulang 700 parallel groups na nag-oorganisa para ako tumakbong Pangulo. Ito ay isang karangalan na hindi nabibili at hindi ibinibigay sa lahat ng politiko. At hindi ko kakalimutan ang ginagawa ninyo para sa akin. Sana ay ituloy natin ang pagtulong sa ating mga kababayan kahit hindi para sa kandidatura o sa eleksyon. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Ang sigaw ng suporta naming mga Dabawenyos ay ang pagiging laging masunurin sa batas at panatilihing matatag ang Dabaw sa lahat ng problema na hinaharap ngayon at darating pa sa aming lugar. A Davao City that is united, strong and resilient. We will show our patriotism, our love for our country by taking care of our city. Daghan salamat, kaninyang tanan. Yan. Yan naman yung sinabi ni Mayor Sara kanina. So mukhang medyo it's getting a bit more serious. Serious in a sense na most probably Mayor Sara will not be running for a national position. But huwag niyo pong kalimutan na meron po tayong substitution na nagaganap. Hanggang November 15 po yun. So, after filing the certificates of candidacy ng October 1 hanggang October 8, meron silang pagkakataon para i-reassess ang kanilang lineup para sa posibleng kandidatura ng yung final of the final. Okay. Yung final version of the final will be on November 15. So, we don't know. And for that to happen, kailangan ma-adopt si Mayor Sara ng isang national party. At na, yun nga, hindi ko pa rin na-check na kaya naman sa inyo. Pero lagi po na sabi sa atin dito sa live na nagkaroon na ng MOA ang Nationalista Party at ang HNP. So that can be easily done. Madali pong mangyari yan. Pero for now, what we can assume for sure is that si President Duterte will be running for Vice President. Hindi ko po alam if it will still be under PDP laban. Okay, dahil sigurado po na hindi naman papayag ang PDP laban na wala silang i-field na presidente. So, hindi rin po natin alam kung i-adopt ng PDP laban si BBM, pero I doubt na papayag si BBM na mag-under ng PDP laban. I highly doubt it. So, hindi natin alam kung paanong sistema ang mangyayari dyan. But then again,
pwede pa rin naman magkaroon ng substitution, hindi natin alam. Bakit ko po nasabi na baka hindi pumayag si BBM sa PDP laban? Dahil number one, yun pong partido na yun ay isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si President Marcos. Remember? Si member po ng laban, si Ninoy Aquino. Yun. At si Pimentel naman po ang nagtatag ng PDP. In-adopt ng PFP si BBM. In-adopt na ba? Hindi ba nag-uusap pa lang? Hindi ko alam kung nag-uusap pa. Ang alam ko nag-uusap pa lang. Hindi ko alam kung in-adopt na. Pero this is interesting. This is interesting, no? Na this is interesting. How this is turning out. It's very How should I say this? It's very unconventional. Hindi ito yung normal na politika ang nakikita natin. Ito yung pandemic elections. Hindi ito normal. Hindi ito normal na election. Nothing is normal about this election. Hindi siya predictable. Hindi siya katulad nung mga nakaraan na parang pag nakita mo na by September, alam mo na yung tatakbong pangulo, tatakbong bise, tatakbong lahat. Alam mo na agad. Pero ngayon, it's very... The best word to describe it is fluid. Nakita ko dito kanina. The so-called House Hunter, yan. Sabi niya, it's very fluid. Very parang... It can happen or it may not happen. Mga ganun eh. Maraming pwede mangyari. So... It's interesting. Malay natin, baka tumakbo si BBM bigla, independent, di ba? Or si Pangulo Duterte bigla mag-independent, di ba? Sama sila. Or malay natin, mag-substitute bigla si Mayor Sara, di ba? Hindi natin alam. A lot of things can happen. Pero, titingnan natin kung anong mangyayari dito bukas. Kasi for sure, may mga reaction na yung mga tao dyan bukas. So, titingnan natin. But I'm leaning towards, ako lang naman to. I'm leaning towards the possibility na baka mag-BBM Sara. Feeling ko lang. Wala pa naman akong sinasabing yun na ang mangyayari. Pero feeling ko it's going to be a BBM Sara. Kutob. Of course, I'm 50-50. Huwag niyo po kayo kukod dyan, ha? 50-50 yan. So, hindi ako sigurado dyan. I'll check on that kasi hindi ko pa po nababasa yan na nag-EVP si BBM ng PFP. I'll check. Pero, this is going to be a very, very interesting elections. Let's see. let's see. Kasi paano ako nag-end up sa BBM Sara? I'll kukwento ko lang sa inyo yung train of thought. Number one, BBM is a really strong contender, number one. Number two, si Sara, kung susundan ko po yung mga proclamations niya in the past, na sinasabi niya hindi siya last minute woman, etc. na pinag-iisipan niya lahat ng galaw niya. And up until today, hindi pa natin madama kung ano yung direction niya, kung president ba or hindi. Mukhang base dun sa mga indicators na yon, mukhang hindi pa siya decided talaga tumakbo for president. But I think if given enough prodding, kung mapipilit pa ng konti, baka pwedeng pumayag siya ng VP. For VP, for that to happen, kailangan bumaba or mag-back out yung kanyang tatay. Which is also not in the realm of impossibility. Hindi rin po malabo na hindi mangyari yun. Pwede, posible rin nung mag-back out si PRRD. Bakit? I think on the top of his mind, he's thinking about retirement already.
Siguro ako lang naman to, no? But if I am 72 na siya, no? 72 or 73. If I'm 73 years old, I've dedicated 20 years of my life in public service. 20 plus years, almost 30. Most probably iaano na niya. Ipapaubayan na niyan sa ibang tao. So, even if merong ganitong proclamation si Mayor Sara, I would think na hindi papayag si PRRD na walang kahit isa sa national. So, let's see. 76, yun, 76. So, most probably, si Sara yan. I'm not sure kung yung mga iba niyang anak, no, si like si Pulong will be interested in a vice presidency. And I don't think hindi ko sure. Hindi ko lang alam doon sa mga iba niyang anak, no, kung ganun. Pero I'm quite sure na someone has to be in the national. So, pwedeng mag-senator si Isara or vice president. Pero let's see. Hindi pa naman natin ano eh, wala pa namang October 8. So let's see kung ano 'yan. Kung kaagat 'yan. Tingnan natin. Kasi ang hirap ba sa akin ngayon eh, dati medyo cut and dry eh, medyo black and white, ngayon masyadong gray. Masyadong magulo. Hindi pa natin makikita 'yan. But let's hope na things will go our way. Kumbaga, kung tayo masusunod, we'll have a BBM Sara tandem. Possibly. Hopefully. But yun. I guess that's it. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo. It's 1:45. This is the longest we have had our life. Tatlo kasi yung topic natin. But I apologize for the late start dito po sa ating live, and I hope na I'll see you again tomorrow 11:15 PM. Ayusin ko lang ulit yung aking sistema. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit nagkaganyan. But I'll see you again tomorrow 11:15 PM. Okay, bukas na lang din po ako mag-shoutout para we have enough time na mabigyan ko kayo ng shoutout, okay? So I'll see you all tomorrow, 11:15 PM on our next Coach Jared Live. Sa mga nasa abroad po, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. And may all of your prayers be answered. Stay safe, and God bless all of you. I'll see you all tomorrow on our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you tomorrow.